Isa sa mga maituturing na national treasure ng Pilipinas ang tinatawag na Golden Tara, imahen na nahanap sa Agusan taong 1970. Yun nga lang, nasa isang museum na ito ngayon ng Chicago sa Amerika. Pero kamakailan lang, meron daw muling nakitang isa pang tara. Nag-viral sa social media nitong Disyembre ang mga litratong ito. Isang rebulto na natagpuan daw sa Mindanao na mistulang kulay ginto. Ano ang rebultong ito at bakit ito natagpuan dito sa Pilipinas? Ayon sa mga unang ulat, nahahawig daw ito sa gintong rebulto ang Agusan image o mas kilala sa tawag na Golden Tara. Imahe ito ng Buddhist goddess na si Valjirana. Natagpuan daw ng isang miyembro ng Manobo tribe sa isang ilog sa Agusan del Sur taong 1917. May taas itong 7 inches, may bigat na 4 pounds at gawa sa 21 karat gold. Ilang orihinal na imahe napunta na sa Field Museum of Natural History sa Chicago sa Amerika. Ang halaga nito, tinatayang nasa milyon. Pinuntahan ng aming team sa bayan ng Esperanza sa Agusan del Sur si Aling Constancia Giral, ang apo ng babaeng Manobo na nakakita raw sa tara noong 1917, si Belay Campos. Aksidente lang daw ang pagkakadiskubre ng lola niya rito. Nagdudumi siya, pagtapos na niya, may nakita niya na gumigilaw doon sa likod niya. Pagkatapos, dala niya yung manika sa bahay nila. Itinuturing daw itong Diyos ng kanyang lola Belay. Lagi nilang dinadasalan yung manika. Pero di umano, nagulat na lang sila nung bigla itong nawala sa kanilang altar. Pag uli nila, gikan sa uma, wala na. Suspecha nila, ninakaw ito ng isang dating mataas na opisyal sa kanilang probinsya. Pambayad niya ng utang sa isang kumpanya. Hanggang taong 1920, nung muli itong masilayan, bahagi na ng tinawag noon na Manila Exposition. Ayon sa balita na ibenta daw ang Golden Tara sa mga Amerikano sa halagang 4,000 piso. Hanggang noong 1922, nung dinala na nga ang Golden Tara sa isang museum sa Chicago. Mauto nga, nagbasol sila nga nung nila to ayuha pag butang. Wa nila, wa mumpuy kandado ni atong panahon na. Wala. Ang kuan sa mga tigulang ni adto, kumpiyansa lang. Panghihinayang ni Lola Constancia na kung hindi nawala o ninakaw ang Golden Tara sa kanila, malaki na raw sana ang igininhawa ng buhay nila ngayon. Pero nasultihan mi nga mauna ang kining Golden Tara kun wala pata, wa pato kawata. Hayan, karon nga panahon na, dato gid mi, na ay kwarta namo. Karon mga kaliwat ni Belay, walang wala. Makalipas ang mahigit isang siglo mula nung nadiskubre ang Golden Tara, may isa pa nga di umanong tara na natagpuan naman sa Mindanao. Ang nakuhanan ng litrato kasama ang rebulto ng tara, natagpuan ng aming team sa Butuan. Siya, si Randy. Pero paglilinaw niya, hindi siya ang nagmamay-ari ng tara. Na-amaze ako doon. So, kumuha ko ng picture. I asked permission from her kung pwede. Sabi niya, go ahead. So, nag-selfie ako. Tapos, nag-post ka agad dahil gusto ko talaga na ma-promote din ang history ng Caraga at saka sa Butuan. Ang nagmamay-ari daw ngayon ng bagong tuklas na tara, ang antique collector na si Dr. Potenciano Malvar. Ang nasabing imahen, mahigit 3 feet at may bigat na 55 pounds. Nagka-interes ako niyan dahil yung sinasabi nga natin, icon nga, pero wala naman sa atin. And that started my interest about Tara. Kasi sabi ko nga is, for the past several years now, marami din nadala sa akin na mga bronze, mga gold ba, Tara. I'm fascinated with the Tara. Ganun kasimple. Kwento ni Dr. Malvar, isang grupo raw ng treasure hunters ang nagbigay sa kanya ng tara. At
at natagpuan daw ito sa bukid noon. One day, I was called and informed me that there's a thing which is unusual. Malaki daw. Nahanap daw sa cave. Gusto nila kung paano madala. So sabi ko, oh, sige. So eventually, I found out na dinala yan using the bamboo raft along Agusan River. Ayon kay Dr. Malvar, sa dami ng kanyang antique collections, unang beses pa lang daw niya makakita ng ganito kalaking tara. I was surprised to find na it's life-size. It's a lotus position sitting sa isang expert from the National Museum na. Before, with the bronze, they use tin. Kasi dati tin, mas madali i-recover from the earth. Mas maaga ito, between 600 or 700 years old. Ang nakadiskubre ng tara nitong Disyembre, ang grupo Nina Ray. May nagsabi sa kasama ko na may Buddha na malaki. O di sa akin, talagang baka magkapira kami nito. May pinutahan kaming lugar na malapit sa ilog. Tapos doon namin kinuha ang Buddha. Tapos dinala namin doon ano, sa kolektor. Nung araw na yun, nakatakda muling maghukay ng treasures o artifacts si Ray. Paglilinaw nga lang niya, may pahintulot mula sa may-ari ng lupa ang kanilang paghuhukay at inaasahan nilang matatagpuan sa araw na yon ang mga lumang palayok. Pag hindi na sa matamaan sa ilalim, hindi talaga makabaon masyado. Pagkatapos ng halos 3 oras, hindi naman po patir eh. Yung siguro yung tinatawag na patay na bato. Bigo ang grupo. Hindi nila nahanap ang mga palayok. Malas talaga. Pusoy ang hukay. Gayunman, ang tanong, ang una nilang nakitang rebulto, ang tara na pagmamay-ari ngayon ni Dr. Malvar, gawa rin ba sa ginto, kapareho ng golden tara? And it is made up of bronze mixed with zinc. Mas later, between 600 or 700 years old. Pero anumang kulay ng tara, pinaniniwalaan ni Dr. Malvar na meron itong dalang swerte. Remember when I erected this monument of tara in front, I had a payloader loading the tara on top of that monument. While loading, it rained. After finishing, it stopped and it was sunny day. Aywan ko ba't nangyari yun. I'm fascinated with the tara. Ganun ka simple. I intend to do some exhibits there, show to themselves how rich history it has. Kasi very rich ang history natin dito. Yung history ng Butuan, parang nabuo yun siya about 1975, no? With the archaeological discoveries, mga ceramics, mga burial grounds, yung mga gold items. Over the years, we were building up also our knowledge about the Hindu-Buddhist influences that flowed into Butuan, and this were seen from the different artifacts that were found. Maski yung golden tara wala sa atin, ang importance noon kasi, yan ang isa sa mga link natin, ebidensya, na yung Hindu-Buddhist cultural influences dumating talaga sa Pilipinas. Importante yun kasi, yun ang link natin sa Asian civilizations. Samantala, may pakiusap si Aling Constancia sa may hawak ngayon ng golden tara. Ang hinauto na mo nga kanang kuan golden tara nga naas inyo mabalik din sa Pilipinas aron nga ang among nasod usab makabaton pud og kanang dunay kuan kining golden tara nga maplastar diha. Nang mabalik unta na ng kuan golden tara. Mr. Kelly, is there a possibility that the golden image can be returned to the Philippines? No, I really can't answer that. I don't know the answer to that. But it's something that if a request were made, it's something that the museum would certainly have to consider. Si Dr. Malvar, gusto rin niyang maibalik ang original o ang golden tara sa Pilipinas. At sa pagkakataong ito, umaasa siya na mas malakas ang posisyon ng Pilipinas na makuha itong muli. I was able to secure a letter, an old letter dated 1922. It just cost me about 100 pesos. It is addressed to then Mr. Otley Bayer,
This letter was signed by the president of the Agusan Coconut, and it contains an offer of the Golden Tara to for an amount of 4,000 pesos. It has up as to date about 4,000 pesos, and we should be willing to dispose of it for this amount. If you will secure from the proper university authorities a firm offer, we shall be glad to cable the University of Chicago to return the image. Plano ni Dr. Malvar na ipakita ang dokumentong ito sa museo sa Chicago. I don't know the relevance of this letter now to our interest to secure the Golden Tara from the Chicago Film Museum. So I call on and would like to work with the National Museum, the government of Agusan, Foreign Affairs, and we hope that the president, being a Mindanaon, will help us really to acquire back through diplomatic means. Tunay ngang napakayaman ng ating kasaysayan, nag-iwan din ng mga tunay na kayamanan na sana'y maingatan at muling mapasakamay nating mga Pilipino.